Hello guys, welcome to my YouTube channel, Astig2TV. Sa ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-upit ng papaya na tinatawag nilang fruit carving. Habis ko lang to sa during my holiday. So, eto na, tuturo ko sa inyo ang aking paggawa ng fruit carving. Gagawin kong flowers. Okay, guys, watch it. Kailangan natin ng dalawang knives at isang marking. Ito yung pang-mark para makabilog siya. So, ikuta natin para makita nyo, guys. Medyo maliwanag. Iikot nyo lang, idiin nyo pababa. Pailalim. Pailalim. Slanting. Slanting siya. Slanting. And then, medyo i-carve nyo pa-slide. Slide. Slide. Pero huwag nyo isasagad. Huwag nyo isasagad. Yan. Nice. Alalay lang. So, tuklapin. Dahil ibaon nyo dito. Ito yung mark ng bilog. So, ulitan nyo lang. Ulitan nyo lang, guys. Medyo malalim din. So, tuklapin nyo lang. Pag hindi madala, medyo ibaon nyo ng konti pa. Yan, guys. Oh. So, may mark na tayo. So, medyo konting tabas pa ng konti. So, meron na tayong gitna. Itong gagamitin natin kasi ito medyo pwedeng bumaon. Ngayon, guys, so, hihiwain nyo ng ganito para matansyan nyo na apat. Apat ang guhit. So, yung isa, para magkameron kayo ng petals na tinatawag, iganon nyo, guys, palalim, and then slanting ulit, and then baba, sliding, and then ulitin uli dito. Ulitin nyo uli, malalim, pa-slanting uli. So, medyo iikot yung pabilog. Ayan, may tatlo, may dalawa na kayo. So, isa pa guys. Dalawa pa pala. Oh, ganun mo uli, slanting. Ito, basic lang to ha, ng pagtuturo ng ano, petals yan, petals. So, tatlo na. Gagawin nating apat. Para medyo maganda yung design ng... Pero lahat sila, puro pa slanting. Ang tusok, puro pa slanting sa ilalim. Then guys, babawasan natin itong pinaka-ilalim. Pero katamtaman lang. Guys, oh, tingnan nyo mabuti. Babawasan natin para magkorte yung petals. Andyan siya. Pwedeng ikat nyo na agad. Yun. Pero tusukin nyo ang tusok ng dulo ganito para hindi masugatan. Yan. So, pabilog ka lang. Pabilog. Hindi, basic lang to, basic. Yon. Then, sungkitin nyo. Tandahan. Then, ganun uli para magkahitsura na ng bilog. Yon. Sungkitin nyo para hindi mabasag. Oh. Yan. Nice. May ano na kayo, may flowers na kayo. So, pwede nyong itrim. Itrim to. Ito. Yung ibabaw na yan. Pwede nyong itrim. Tatanggalin. Pwede mo mamaya, pwede rin. Tapos, next na gagawin nyo, medyo lakihan natin para may tutorial na lumaki yung flowers. Palaki ng palaki. Yan. Guys. Madali naman, susungkitin lang. Yan. Malalim.
at least may ano ka, may guide para hindi ka masaktan, no? Matamaan ng kutsilyo kasi matakalas to. So ayan guys, ikukontra nyo lang dito sa pinaka flowers, kontra nyo. So, kontra nyo palalim, another again, na slanting, pero nasa malalim. Yun. Tapos, kontra uli dito, yung sa gitna, kung nakikita nyo itong gitnang to, yung awang. Then, tusok uli, then, stop uli doon sa gitna, yung pinakagising itong gitna na to. Tapos, ganun uli, kunin mo uli, pwedeng dito ka magsimula sa ilalim na to, yung gitna, tapos, ilahin mo uli yan, slanting, puro slanting, doon sa tabi. O, pwedeng corner, pwedeng dito. So, okay lang kung saan abutin. So, ito guys, oh, ititrim nyo uli, ititrim nyo, yun, na hindi tatamaan yung petals. Ititrim nyo uli, yan. So, madaling matanggal. Matanggal sa dahan-dahan. Hindi puwersahan. So, ikot ka uli. Kunin mo uli ito. Yan. Trim. Tanggalin. Para hindi madumi. So, i-trim mo uling ganon. Medyo slanting uli. Yan. Yan. So, ganon uli. Tanggal uli. Para medyo meron ka ng guide sa side. So, ito, ganun uli ang gagawin mo. Ipalalalimin mo lang para yung petals. So, guys, ayan, o. Diba, may ano na, may korte na. So, mula dito hanggang doon, lalagyan mo pa na isang petals. Pero pa slanting, o. Pwede mo hagipin tong konting-konte. Hagipin mo. So, palaki ng palaki yung flowers natin. Palaki ng palaki. So, huwag mo lang hagipin yung pinakapetas kasi mapipitas. Kasi ano lang yan, papaya lang yan eh. Bali, sensitive. So, bigyan mo lang uli ng trim kasi malalim naman yung ukit mo. Ayan guys, para hindi may maano, tutorial lang to, basic. Habis ko lang to kaya hindi naman ako professional na magaling, pero ituturo ko yung technique para magawa ng rose. So nakikita niyo yan, lalagyan mo uli yan ng petals doon. So sungkitin mo doon, pero hagipin mo to. Hagipin mo para matibay, may foundation siya na hindi maano yung ano. So guys, ayan, oh. Nasa ilalim, tapos mag-guide ka dyan sa ilalim, bawasan mo yung ilalim para meron kang guide uli doon sa petals. So ayan, oh. And then tanggalin mo ng konti uli ito para medyo yung daan ng ano mo ay malinaw. Ayan, malinaw at medyo nakaangat. So pwede mo lang, kailangan lang yun. So, guys, ulit, sundutin mo. Pwedeng dito mo magtatapos. Kasi, medyo parami ng parami yung petals niyan eh. Sundutin mo dito, dalhin mo uli yung konting balat. Slanting mo ganon. Tapos, i-curve mo uli yung ilalim para mag-form na petals uli yung ilalim. O, makikita mo. Diba? So, paulit-ulit lang, ganun lang gagawin nyo. Hindi kailangang magbago kayo ng style ng bulaklak. Next time, tuturo ko yung paano ibang style ng bulaklak. Kaya susundutin lang yan, oh, yung pinaka-dumi. Tatalsik na yan. So, guys, lagyan mo uli ng pattern para hindi maano. Yan, madali lang yan. Yan. So, lalagyan mo uli ng another petals. So, ibig sabihin, gitna na naman doon sa petals. So, kakagatin mo lang ng konti yung isang balat
konting ka, manipis lang. Tapos tusukin mo muli sa ilalim ng ganun. Pero wag mo hahagilin yun kasi matatanggal. 100% matatanggal. So ito, kailangan dagdagan mo uli ng petals. So kailangan mag-form uli at may guided na tabi. Yan, guys, form na ng petals yan. Oh. Oh. Tapos, gusto mo na kontra uli dito. Ayan, gitna. Oh. Dito naman tayo. Dito. Mula dito, sa gitnang to, ipo-form mo uli yan ng ganun. Hagipin mo uli yung kaprasong balat para medyo may matibay. Yan. Tapos yung ilalim, ganun uli. Ganun uli. Pero huwag mo isasagad. Ganun. Yan, nakita nyo na. Nakita nyo na yan, o. O, diba? Simple-simple, natatanggal ng pusa. So, kailangan pa nating lagyan ng marami. Maraming petals. Doon uli, sa ilalim. So, hagipin uli yung isang kaprasong matigas. So, yun. Tapos, banatan uli ng isa sa ilalim para magumuang, para magmukhang petals uli. Paulit-ulit, ganon. Maraming beses na paulit-ulit. So, yung anong gusto mong form ng petals, doon mo makukuha. Mamaya, ipakikita ko yung isa namang, isang style ng petals. So, kunin mo uli yan, tapos kunin mo uli doon. May petals na uli tayo. Ito na yung last. So, lalagyan natin ang ibang style naman. So, yan na, Kikita nyo. Ano na siya? Petals na siya. Pero mamaya na yung gitna kasi gagawa natin. Pwede nyong itrim, pero babalikan nyo, pero alalay lang. Kasi ano na yan, yung medyo tanggalin nyo yung, kumbaga, nasa gitna yung dumi. Pakikita nyo. So, dagdagan pa natin isa, guys. Kasi mahirap magdagdag ng mga petals. Kailangan kasi dahan-dahan. So, kung gusto mo palang medyo maganda-ganda, yan. Yan, o. Lagyan mo pa dito, sa gitna uli, hanggang sa paulit-ulit lang, o. O. Pag ganon. So, ulalim uli. Siguro mga, guys, mga marami, kung ano yung gusto nyo. Yan ang mga gusto nyong style. So, yan yung basic lang na pag-uukit ng papaya. Madaling ukitin to. Madaling, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan dito sa pag-ano dito. Yan. Oh, nakita nyo na. Naka-ano na siya. Naka-form na siya. So, kailangan yung utak mo ay marami kang idea kung anong style ang dadali. Katulad nito, lalagyan natin ang dahon. Dahon siya. Lagyan natin ang dahon. So, yan. Pwede mong lagyan ng ibang style naman to kung ano yung gusto mo na gusto mo. Kasi nakaganon yan. Yeah, pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Yan, nakaganyan yan. Pero ito ay mamaya na natin ano kasi delikado yan eh. Mamaya na natin na madaling mapuknap. So, ibig sabihin, gagawa tayo ng dahon. Ibig sabihin, ang dahon ng nailalagay natin, dito natin ikokorte. Kakorte natin yan, o. Kung ano yung gusto nyong dahon, yun. Yun, nakita nyo? Ang dahon na yan, o. Tapos, ititrim nyo lang yung tabi. Depende do sa ginawa mong lalim ng kagat ng ano mo. Kagat ng talim mo kung hanggang saan mo inano yung dulo. So, ayan guys. Aalalayan mo lang yan. Oh. Yan. So, guys. Kailangan talaga may ano kasi misang pag naikot. So, ito. Pwede mong palalimin to, lagyan mo ng design. So, i-carve natin yan ganyan. Ganyan. Malalim. Yan. Palalim. Palalim siya. So, yon.
Guys, oh, nagka-form na siya ng nagka-form na siya ng ilalim. Ibig sabihin nakatihaya, nakatihaya yung kanyang balat. Dahon. So, pwede mo pang lagyan ng design. Ito, ititrim mo uli yan, yung mga ganan. Madali naman yan. Pero be careful kasi pumasundot nung ano, para malinis. Para malinis. Dahan-dahan lang. Kasi ito, pang ano lang yan eh. Pang kontra lang. Hindi mong lagyan ng guhit na gano'n. Kung gusto mo, lalagyan mo ng guhit. Yan. Yan. Tutorial yan ha. Kung gusto mo lang, kung gusto mo, kung maging maganda ang design. Tapos, sunod ulit sa gano'n. So, magiging form na yan. Makikita mo na yan na yung dahon ay naka-shape. Naka-shape siya na nakatihaya. So, malambot kasi itong papaya ko nabili. Supposed to be dapat ay yung hilaw. Eh, walang magagawa hinog. So, ayan, guys. So, sundan mo lang yung itong guhit na to. Kukontrahin mo lang dito. Kontrahin mo. Yan. Kontrahin mo. So, kukunin mo rin yan dahan-dahan. Kasi, very difficult na i-carve to eh. Yun. Yan. Kailangan hindi masugatan siya. So, kontrahin mo uli ito isa. Pero malalim. Tamtaman. Basta may force lang na pakita mo na may dahon na style. Yan. Simple lang yan. Simple. So, pwedeng itrim mo uli ito para daanan para mag-shape na naka dalawa ang yung dahon. So, lagyan natin ng isa pang dahon dito. Isang dahon dito. Sa isang dahon. Isang dahon dito. So, i-shape natin na parehas para hindi naman ito medyo malaki. So, laging ganon. Laging nakabaon sa gitna. Pag ginuhit mo, nakabaon. Para pag ano mo, yan o. O, pwede mo ibalik. Hop. Simple lang. So, dito, hanggang doon sa ilalim, kukunin mo uli yan. Kukunin mo uli yan ng palalim. Pero, dulo lang talaga. Dulo. Sabi nga, kung matalino ang anak mo, gusto mo, ulo lang. Yan guys, para matalino daw, kung may posibilidad na maging presidente, pag ulo lang. Yan. Pero sa kasarapan eh, kahit na maging barangay tanod, basta baon. O yan guys, nilagyan ko uli na isa, doon, nang galing doon, itanong ko. Diba? Kunin mo yan. Basic lang to, basic. Kung mga gusto nyong matuto ng pagka-carving sa ano nyo. Pero, hindi naman ako professional, pero may knowledge, konting knowledge. Yan. So, mamaya, ay pakikita ko naman yung pataob naman siya, pataob. Pataob na dahon. So, lagyan mo uli na isa. Lagyan mo na uli isa dito na ikokontra mo. So, ganun uli. Puro ganun. Pababaon. Slanting, pababa. Ito, konti lang dito. Kasi konti lang ang ano ng dahon na medyo malapit na sa edge. Sa edge. Yan. Kontrahin mo uli na isa dito. Lagyan mo na isa dito na medyo nag-design siya na may ano siya. So, pag ganyan, medyo pangit ang design. So, ganunin mo. Yan. Medyo kinuha mo sa ano. Medyo... Ngayon guys, lalagyan uli natin na isa pang dahon dito. Medyo iano natin ang dahon na to. Yan. Ganun uli. Kukunin mo yon, kunin mo doon sa dulo. Tapos, pa-slanting yan, ganun yan. Slide. Yung ano,
yung kutsilyo pag binaon mo, ito nakala, ito kasi nakalalay to, totoo, isang hiniliit nakalalay yan sa ilalim para hindi mano magalaw. So kunin mo uli doon, itusok mo uli doon. Tusok mo. Itusok mo ganyan, pailalim, sliding, palabas. Laging palabas. Ito, kukunin mo uli yun. Palalakihin mo uli. Palabas, slanting, pa-slice. Tapos ito uli, kukunin mo yan ng slice, uli, slanting uli, pakyat. Para yung form ng, ano, medyo makuha mo. So, pag hindi nasama siya, ibaon mo ng konti dito. Kasi nasa, doon ang, ito, mabaon na dito. Hindi pa siya nasama. So, masusungkit natin yan kasi malalim. Yan. Guys, oh. So, ibaon mo lang yan ganun dito. Nag-form na uli yan. So, yan na yan. Form na siya, oh. Par- naka-form na uli siya ng dahon. So, kailangan magaling ka mag-ano ng dahon, eh. So, guys, tatahaya. Nakataob kasi siya, eh. Yung form na yan, nakataob. So, igagaya natin dito na nakatihaya. So medyo kakat mo dito, i-slide palalim, slide uli, pababaw, pakyat, then hindi pa sagad. So may ano pa yun, ayun o, oh. May konting ano, eto uli, eto yung gitna, center siya. Medyo palalimin natin, guys. Tanggalin natin. Gagawa mo uli ng line na nakadikit dito. Gawa mo ng line para magmukhang dahon. Kakarb mo ng konti. Pero be careful, ha. Mahirap yan. Isa pa dito, ikuha mo na isa dito. Yan yan. So, basic lang yan. Madaling sundan. Nakikita natin sa ano na magagaling sila. So, kaya din natin yan. Kaya natin. Hindi nga lang tayo professional. O, yan. Slide up. O. Tapos ganun uli. Parang tinaga mo. So, ayan. Carb na yan siya. No, kakarb na siya. So, sundan mo lang to. Yung ano. Huwag mo namang gasin yung EDN. Katulad ng ano. Ah, kasi akala nyo nakabaon na baon yung ano. Hindi. Yan yan. Basic lang yan kasi mahirap anuhin natin ng ano. Yan. May ano na siya. May dahon na siya. So, pwede nating lawitan ng isang yung sinasabing parang string. Kumbaga, parang string. Kasi bulaklak na yan, eh. Pwede mong gawa ng ganun lang. Yan. Naka ano lang. Basta naka style lang. So, ititrim mo lang. Yun. Parang ribbon lang man. Naka ano. Yan. O, pero kung sasagad, i-aalalay mo yung ano mo kasi baka sumama. Masira. Yun, madali nang kutkutin. Ayan na, may design na. Parang, meron din dito. Ito, i-gano mo uli. Oh. Oh. Pero be careful. Kasi yun yung mga mahirap kunin yan, eh. So, ito, i-gano mo uli. Maggawa ka ng kalamu kung ano yung gusto mong style na ganon. Parang ribbon. I-do-double mo lang. Yan. Do-double mo. Oh. Ang ginawa ko kasi, hindi ko tinanggal to para makita nyo na matibay. Kasi papaya yan, eh. Yan, oh. Yan. Susundan mo lang yun kung anong style nun. At susungkitin mo siya dahan-dahan. Yan. Ayan na yung style niya. Parang may naka, ano na, may nakalawit na. So, guys, pwede mo pang gawan dito ng kung ano man ang gusto mo. Kung halimbawa, dagdagan mo pa ng mga ganun-ganun.
Kasi kailangan conforme sa idea mo eh. Kung ano yung gusto mong ilagay. Ito basic lang, kumbaga. Hindi ko ano na masyadong galingan. Kasi hindi naman tayo magaling. Yan, nagkamero na style at least. Pero ito, pwede mong ganun yan, burahin mo yan. Kasi nga matitibag eh, ayan o. Titibag yan eh. Kakasama kasi yung ano, yan. Basic na yan. Oh, so, pwedeng kumuha ka uli dito. Dito uli. Pwede mo pang i-paris na ganun. Yun. Tapos, i-ano mo uli ganun. Basta, parang balbas ba? At least may style lang. Depende sa gusto mong style. Yun, madali. Pero eto guys, medyo dinadalian lang natin ang paggagawa para matuto. Hindi yung para pagkakitaan ba ng ano. Yan o. Pwedeng lagyan mo pa rin to ng kung anong gusto mong ilagay. Yung pangalan, pwede mong ano. Yan o, tira mo. Oh. Ayan guys, may forma na siya. Oh. So, dito, pwede mong lagyan uli din ng mga sinasabing yun, katulad nun. Yung pinaka dahon, pwede mo pang dagdagan yan dito. Kasi, i-ano mo na, i-kokontra mo na yan. Oh. Oh. Kakameron ng dahon. Oh. Dahon din yan. Guys. Oh. Pero yung ilalim, kailangan titingnan mo yung ilalim. Eh. Ilalim na ilalim talaga. Kasi matagal din pag ano na ito guys. Yung pag-i-style, matagal. Hindi sa tutorial, tama lang na ganito eh. Kasi yan o. Oh. Guys. Oh. Ulit. Ganun lang naman paulit-ulit. Oh, kaya. Tapos, so, lagyan uli dito na isa. Yung mabilisan na lang. Kung gusto mo, ay ano mo dito. Oh. Yun. Para may, baka may pupuntahan ka, nagmamadali. Madali ka, di okay na. Makukuha mo na yan. Guys, ano yan? Para tutorial lang naman yan. Hindi naman kailangan ng magaling professional na ano. Pero pabibilisin natin yan. Ayan o. Guys o. O. Diba? Simple pero okay lang. Ito pa. Pwede mo panlagyan dito. Kung nakukulangan ka, pwede mong isa pang dahon. Pero ano mo na. I-trim mo na yan. Kasi medyo ano na yan eh, pwedeng malalim para form na ano. Yan. Yan o, dodoblihin mo lang yan, tapos ganun mo, idahon na siya. O. Simple lang, yung pagtusok ang kailangan yung malaman guys. So next time sa susunod na video ko, so ipakikita ko yung tunay na paano ang medyo mabilis. Ito, tutorial muna ngayon kasi bago lang tayo. Nag-uumpisa sa ating channel. Alangan naman, ibigay natin yung best agad. Diba? Op, ganun natin. Yan. O. Ikaw na mag-aano yan sa forma mo. O. Tapos ito, medyo i-trim mo uli. Trim palalim. Yan. And then, ulitin mo lang yung ano. Then, ganun ka uli. Yun. So, paulit-ulit lang. Sarap yung paulit-ulit. Pabalik-balik. Sarap yan. Hinahanap natin yan eh. Mga pabalik-balik. Spaghetti pa baba. O, ito hindi maano. So, ibaon mo pang konti. So, sarap daw yung nakabaon. O, yan. Guys, o. So, may... Pag ganun may age na may natitirang ganyan dyan sa mga ages,
So, susungkitin mo lang yan, dudublihin mo lang. Ayan, guys. Ito pa yung, ano, oh, ulit, para matutunan nyo. Op! Slight. Slight lang na, ano. Yan. Medyo ibang klase naman, di ba? Ibang klase naman ang dahon. Pero, sinabi ko sa inyo, pwedeng hindi nyo, pwedeng lagyan, pwedeng hindi lagyan, nakaganyan lang. Sa mga simpleng handaan, lagyan nyo na lang yan. Kasi gusto mo uling bulaklak uli. Yan. Medyo lagyan mo uli ng konti rito. Na dahon. Yan, last dahon na yan. Na, puro dahon na lang. Siyempre, paulit-ulit ang turo natin, puro dahon. Para matuto kayo. Yan. Yan. E, para maging nakatihaya, so, hindi ano muli, baon muli ng ganun. Kasi ang sarap yung baon eh. Yun. Yung baon na yun, higitin mo, yun na yun. Oh. Yung binaon ko, yan, medyo tumihaya. Ganun talaga eh. Pag binaon mo, titihaya talaga sila eh. Hindi mapapatihaya. Yan. Ito, dagdagan mo uli. Pwede kang yung ibang klase ng dahon naman. Ganyan. Ganyan. O. Medyo old. Old dahon yan. O. So, pabalik-balik lang na may dahon. So, hindi mo na kailangang pwede mong iganon uli. Ilalim. Kasi style na yan eh. Style. Pero slanting lang ha. Pa-slanting. Slanting. O, ayan o. Malalim yan. Guys, malalim yan. Pero maganda yung design niya. Kumbaga, baka maabot yung buto. Ayan o. Pero tanggalin mo, linisin mo talaga. Madali naman linisin. Ayan o, guys. O, parang ano yan. Parang may similarity sa pinya. Pag binuksan mo yung pinya. O. Tapos ganun uli. O. Pag ginano mo uli, design uli, ayan o, oh, i-ano mo uli, yun. Pero ito, yun. Yun. Slide. Kuha. Oh. Basta slanting lagi. Ito naman, medyo pwede nang pataob yan eh. Pwede nang pataob na yan. Pwede nang hindi mo na anuhin yan. Ititrim mo na lang ito, nakataob. Pero hindi, gagaya na natin. Pwede na rin itihaya. Kasi sa mga, ano, masarap talaga yung tihaya. Ayun na, sir. Mga ma'am, mga simpleng pag-ukit ng papaya. Paulit-ulit lang. Huwag kayo mananawang ulit-ulit. Ay, napakasarap ng paulit-ulit. Oh, ulit-ulit. Ganun ulit. Ibig sabihin, marami. Oh. Oh, yan, medyo napabilis naman. Guys, kasi medyo yung ano natin, trimming natin, medyo nagmamadali. Parang may pupuntahan. Ito. Yan, guys. So, ito na yan. Oh. Yung pag ano na pag-uukit ng papaya na ilagay mo lang na style pag mga ano ba yung handaan pwedeng ikaw na sariling design mo na hindi ka na kailangang magpa ano ng prot master na magkakat ikaw na yung magkakat noon so tuturo ko naman sa susunod yung kung paano pagtitilad ng mga simpleng prutas na hindi basta iaano mo sa mga employer o mga bisita mo. At least, may hiya sila. Nakakatipid din yan, guys. Kasi pag ganito yung pong handa mo, hindi nila kakainin. Tuturuan ko na rin kayo para magtipid. So, i-design mo yung mga prutas mo. So, may hiya silang kainin, guys. So, isang magandang tip ko sa inyo yun. Siyempre, ganda ng design mo, kainin ba nila yun? Hindi nila makakain yun. Pera talagang sabik sa prutas yung mga
guys na ano mo, na bisita. Ayan guys, oh, simple lang. Simple lang pero rock. Ito, lagyan mo rin ng ano, ganyan. Design-design lang, eh, simple-simple lang. Huwag mo nang kaanuhan na maraming design. Basta yung maabot lang ng utak ng natin. Katulad ng mga guys dyan na professional. Tayo, hindi tayo professional eh. Habit lang natin na sir. O mga madam, habit lang natin. Habis pala. Yan. Kasi, minsan, gusto ko kumain ng prutas, gusto ko magtipid. Dinidesignahin ko, hindi ko makain. Yan o. Dagdag-dagdag lang. Dagdag-dagdag ano lang, burloloy. Mga burloloy. Design lang. Bahala na kayo kung ano, nasa sa inyo yan. Kung basta nyo na lang ano yun. At least, pag mga handaan, guys, magaganda yung mga design-design yan. Ito naman, medyo gaganunin lang yan. Gaganun-ganun. X lang yan. Medyo X. So, ito guys, oh, medyo maganda-ganda yung ano na natin ngayon. So, konting trim-trim lang. Yung mabilisan. Yan. Kalat yung mga ano natin. Ito, pwede mo. Hindi naman ano yan. Hindi naman gagamit yan kasi maliliit. Kaya sana guys, oh, ayan o. Sana nagustuhan nyo kahit na papano yung aking video tutorial lang. So, eto, pwede naman to. Dadalawahin natin na gano'n. Yan. Ito na yung last. Yung last nating, ano, mana, doon pa na sira. Yan. Guys, simple lang yan. Pwedeng itrim mong gano'n. Yan. Trim mo. Yan. Pamilog. Hindi, paikot. Kasi, para hindi maano, bilog. Yan. Tanggal. Pwede mong ganun-ganunin lang. Yan, design lang. Kailangan talaga matalas yung ano. Yan o. Oh. Pinaka ano yan eh. Pinaka mahirap yan. Tapos ganunin mo lang. Ganunin mo. I-slanting mo lang paano para sisibakin mo si yan. So tanggalin lang to yan. So yan guys, finish. It's a finish product of my prot carving. Simple pero elegante sa mga design ng ating fruits. Oh. Unang-una, ayan oh. Ayan guys, oh. Okay. Ayan. Diba, guys? Oh. Mamaya, sisibakin ko na yan. Kakainin ko na yan. Ako na ang kakain. Pero, pwedeng ganito. Nakaganyan din. Pwedeng lagyan ko pa rin ng design na halimbawa, gusto mo, o yan, ayan, o, halimbawa, gusto mo itinding, nakatinding, o, itanggalin nyo yan, ayan guys, o, nakatinding, so, ating ilalagay, o, makikita ko sa inyo, ayan guys, o, ganti yan. Ito yung ilalim yan. Yan. Okit na okit yan. Pwede yung, yan, nakaganyan sa mga ano nyo, sa mga kainan. Para maganda. O, yan yung trim. Yan yung mga magagandang style. O. Simple. Pero elegante. Okay, kung nagustuhan nyo ang video to, sana
like, share, and subscribe. At pindutin din ang notification ng bell para lagi kayong update sa mga video ko. Guys, sana may natutunan. Laging mag-aaral para sa kinabukasan. Tandaan nyo. Yan. Okay, bye guys. Sana may natutunan kayo. Thank you so much sa panonood.